Hey guys, welcome back again to our channel. For today's video, we're going to explain or to share with you guys those requirements you need to prepare and the steps you need to follow when applying for lump sum application to Japan Pension Service. Okay guys, first steps natin, when your contract is done dito sa Japan. So, pag uwi nyo ng Pinas, unang-una nyong gagawin is to fill up the form. So, kailangan nyo guys mag-fill up ng form. Ito yung form. So, pipill upan nyo to guys. Nakalagay dito yung name nyo, and then date of birth, address, and then yung bank kung saan kayo nag-open ng bank account, and then yung bank branch and bank address, bank account number, and then country, and then yung basic pension number. And then dito guys, sa may certified bank stamp, kailangan nyo itong pine stampan sa banko kung saan kayo mag-open ng account. So ano-ano ba yung mga banko na pwede nyo pagbuksan ng inyong savings account. So pwede kayo guys mag-open sa BDO, Metrobank, BPI, PNB. Yan. Yan ang mga example guys ng mga banko na pwede nyong pagbuksan ng bagong nyong bank account kung saan gagamitin nyo siya sa requirement nyo sa pag-a-apply ng lump sum application. And then let's say for example, itong bank certificate, this is from Philippine National Bank. So kailangan nyo guys na humingi ng bank certificate sa banko kung saan kayo nag-open ng bank account ninyo. And then yung form, kailangan nyo siya guys na pa-stampan sa kanila kasi isa yun sa mga requirement na kailangan. Next, kailangan nyong i-prepare yung original na blue book nyo. And then, yung kanyang first page, kailangan nyo siyang ipa-clear photocopy. Yan, hindi siya malinaw guys sa video. Picturean ko na lang siya guys, and then ipa-flash ko siya sa screen. Yan. Then, yun nga, first yung form, kailangan nyo fill upan yung form. And then, bank certificate, blue book. Okay, ito naman guys yung copy of the following. Copy ng inyong blue book. Kailangan nyo mag-prepare ng copy ng blue book nyo. And then, passport. Sa passport naman guys, kailangan nyo ipa-clear copy lahat ng may details from the first page, second page, third page, lahat ng may detalye dun sa passport nyo, kailangan nyo siyang ipaprint. And then, residence card o saryokado, kailangan yan, back and forth yan, front and back, kailangan nyo ipa-xerox copy yan. And then, last, yung authorization letter. Kapag sa amin kayo guys magpapaprocess ng lump sum application, kailangan nyo lang naman mag-sign dito for authorization letter to na katunayan na nagpapaprocess kayo sa amin ng lump sum application nyo. Note guys, pwede rin naman kayo mag-jibon ng pag-aasikaso ng requirements. Pero just in case na kailangan nyo ng assistant, pwede kayong magpa-assist sa amin. This is all free. Wala kayong babayaran guys. Walang i-deduct sa inyo kapag sa amin kayo nagpa-process ng lump sum. Diretso siyang papasok guys sa bank account nyo. And then ang kagandahan sa amin guys, yung tax refund nyo guys ay auto-process na siya. So makakaless kayo ng pagod sa pag-asikaso ng mga requirements, documents sa pag-a-apply ng tax refund. So naka-auto-process na siya guys. Yan.
ko ba? Nakalimutan sa ako. Okay, explain ko lang guys yung sa form. So, kailangan kasi dito guys sa form, kailangan in all capital letters lahat yung isusulat nyo guys. And then, dapat malinaw na naiintindihan talaga yung mga nakasulat. Dati kasi guys, yung explain ko lang yung dati yung lumpsum form kasi guys, yung pangalan na yung name mo, kung ano yung pagkakasunod-sunod ng name mo na sinulat. So ganun din dapat sa bank certificate. Ngayon kasi guys, yan, hindi na siya ganun kahigpit ngayon. So kahit dito sa form mo ay nauna ang yung last name and then first name, tapos sa bank certificate mo nauna yung first name, okay lang siya guys. Hindi na siya masyadong kibishi ngayon or strict dito ngayon sa Japan Pension. Yun guys, sa mga gusto palang magpa-assist guys, ipa-flash ko dito sa screen yung Facebook page natin sa company kung saan pwede kayong mag-inquire doon kung gusto nyo magpa-assist sa amin ng lump sum application nyo or ng tax refund nyo. And then, ilalagay ko rin yung link sa description box ng process natin for applying tax refund naman. Hope you enjoy this video guys, and then sana na-inform ko kayo sa mga requirements and then sa steps na kailangan nyong i-follow and i-prepare. And kung may mga question kayo guys, pwede kayo mag-direct message dito sa video na to or direct kayo sa page na nakalink dito sa description box. Yun lang guys, thank you for watching.